LeBron James, mga idol, inaabot na nga ba ng father time? Tanong yan, mga idol, matapos nga na naman na itong si LeBron James ay ma-injure ngayong season na ito. At ayon nga dito kay Skip Bayless, mga idol, ay nagagaya na nga daw itong si LeBron kay Kobe sa kanyang mga injuries. Nagiging injury prone na nga daw itong si LeBron James. At isa nga yung sign, mga idol, na ang katawan ni LeBron James ay parang sumusuko na sa kanya. Di ba't ganyan nga rin ang nangyari kay Kobe, mga idol, matapos ng isang matinding injury, nagsunod-sunod na nga ang kanyang mga nararamdaman sa kanyang katawan. At ayon kay Skip Bayless, mga idol, ito na nga daw ang nangyayari dito kay LeBron James. At tanong ko nga sa inyo, mga idol, naniniwala ba kayo dito sa bahayag ni Skip Bayless na ang katawan ni LeBron ay sumusuko na sa kanya? Komento nyo lang, mga idol, ang inyong mga opinion. At para nga sa ating next balita, itong nga si Steve Nash ay napamura nang nabalitaan niya na itong si Chris Paul ay nalampasan na nga siya sa all-time assist leaders. Ito, mga idol, panoorin natin. You on the all-time leading assist. Chris Paul passed you on the all-time leading assist. Just wanted to know what you... So pabiro nga nagmura itong si Coach Steve Nash nang malaman niya at mabalitaan niya na si Chris Paul nalampasan na nga siya. Ang total nga ngayon ni CP3, mga idol, ay 10,359 assists at ang kay Steve Nash naman, mga idol, ay 10,335. Pero mga idol, malayo pa nga ang hahabulin neto ni Chris Paul para nga sa number 1 spot dahil itong si John Stockton na nakaupo sa number 1 ay may 15,806. So good luck na nga lang dito para kay Chris Paul, mga idol. At para nga sa ating susunod ng balita, binanggit nga nito ni Stephen A. Smith na ang Golden State Warriors daw ay magiging champion once na bumalik itong si Klay Thompson at si James Wiseman at lahat sila ay naging healthy. At so far nga, mga idol, sa pinapakita ng Golden State Warriors sa umpisa ng season na ito ay malaki nga ang kanilang potensyal na manalo ng championship agad ngayong season na ito. Wala pa nga si Klay Thompson, mga idol, ay isa na sila sa mga top team ngayon sa NBA. Paano pa kaya kapag itong si Klay Thompson ay bumalik ng healthy? Pero hindi naman natin sinasabi, mga idol, na sigurado na ang championship ng Warriors dahil napakarami pa ring team ang kailangan nilang malampasan, kagaya na lamang ng Brooklyn Nets at ng Los Angeles Lakers na favorite na manalo ang championship ngayong season na ito. Pero anyways, mga idol, ano ba ang opinion nyo dito? Sa tingin nyo ba itong team ng Warriors ay kayang manalo ng championship ngayong season na ito? Comment down below lang, mga idol. At yun na nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!